Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi bali sana kung may pakialam sila sa batas. Ang kaso, ipinablatter na at lahat nagawa pa rin mamaril. Wika ni Sebastian. Nasa isang bench sila sa labas ng Bread Talk sa Araneta Center. Tinapay ang gustong kainin ni Shena kaya pinagbigyan niya ito. Tutal, maganda ang mood nito. Hiling niyang hindi na magwakas iyon. Nangangamba pa rin siya na bigla lamang uli magsungit ito kahit maganda ang takbo ng kwentuhan nila at hindi siya inaway nito nang sabihin niyang maganda ang legs ito. May pakiramdam siyang hindi lubos ang pagkakaroon nito ng magandang mood. Parang bulkan ito. May oras na payapa pero bigla na lamang sumasabog at nagyayanig. Napansin niya iyon kaninang nasa supermarket sila. May isang Mami Mili na basta ibinalandra ang cart sa aisle na daraanan nila. Abala ang Mami Mili sa pagbabasa ng label ng dilata kaya hindi sila napansin. Umariya agad si Shena ng, "Pakitabi, may dadaan." Wala naman sanang masama dahil natural lamang na makiraan. Ang kaso, ang taray ng tono nito, kaya inismiran ito ng Mami Mili. Kaya nakalampas na sila ay nagpupuyos pa rin ng kalooban ni Shena. Siya na ang nakakaabala, siya pa ang masungit. Antipatika, alam niyang maraming namimili, di sana'y naisip niyang itabi ng maayos ang cart niya. Pagkalipas ng 5 minuto ay hindi nagalit ito. Napakamagalang ito sa crew ng wet goods section, animo guro ng katikismo sa kabaitan. Pero nang nagbabayad na sila at biglang nagsalita ng, "Tagal naman." Ang kasunod liya, credit card ang gamit nila kaya medyo natagalan ang proseso. Umariyan na naman ang katarayan ni Shena. "Aba, kung ayaw mo maghintay, di huwag kang mamili rito." Halatang nagalit ang nagreklamo, kaya talim na tinging ipinukol nito kay Shena. Mukhang sasagot na ito at magtataray din, ngunit nginitian niya ito. Gumanti ito ng ngiti at hindi na pinatulan si Shena. "Aangal-angal, duwag naman pala," sabi ni Shena pagkabayad nila. Pero kung pinatulan daw ito ng ali, papatulan din ito ang babae. Hindi niya masabi rito na kung hindi dahil sa kanya, baka nakikipagsabon o tainono ng mga sandaling iyon. Live and let live daw. Ang prinsipyo nito pero hindi ito marunong magpasensya sa kapwa nito. Lahat ng mali sa palagay nito ay pinapansin at pinapatulan ito. Reyna ng kontradiksyon. Isa pang bagay na napansin niya. Sa lahat ng bagay ay may opinion ito, pero kapag personal ang tanong ay ayaw sumagot. Agad na iniiba nitong usapan. "Paano ka makakauwi kung hindi takot sa batas ang kaaway mo?" "May kaibigan daw sa NB ang papa mo. Ang sabi ni inay nang makausap ko siya kagabi. Ngayon, lalakad si inay at ninong para kausapin yung agent. Tapos, magpapasama sila sa director ng PNP para ma-pressure ang mga pulis doon sa atin na ayusin ang trabaho nila at huwag nang pagtakpan si Sarhento. Siguro naman kapag mga sariling karir na nila ang nakataya ay mag-iisip-isip sila. Ninong ko yung NBI agent. Sa kanya kami lumapit ng itakbo ang pera ng lending company. Wala ka bang balak magnegosyo uli?" "Wala pa akong puhunan. Na-dream talaga ang lahat ng mga ari-arian ko." "Meron pa naman ah." Sinulya pa niya ang legs ito. Hindi niya napigilan ang sariling gawin iyon. Makinis talaga at magandang hubog ng mga iyon. "Tigilan mo nga yan." Saway nito pero hindi mataray ang tono. "Anong ibig sabihin niyon? Ayos lang dito na purihin ito?" Parang alam na niya kung paano paamuin ito. Mukhang uhaw ito sa papuri. "Di huwag kang mag-shirts para hindi ko mapansin. Komportable eh." Tila nahihiyang tugon nito pero mahalata sa mukha nito na natutuwa ito sa papuri. Ayaw nitong ipahalata iyon pero halata naman. Ang resulta, nabagbag ang kanyang damdamin dahil parang nakita niya sa mukha nito ang mukha nito noong bata pa ito kapag sinasamahan niya ang kanyang ina na bumisita sa bahay ng mga ito. Nakasilip ito sa likod ng pinto. Halatang interesado sa pinag-uusapan ng mga nanay nila pero hindi magawang sumabad. Tuwing napupuna ito ng ninang niya ay pinapapasok ito sa kwarto na tila ba napahiya ito sa asal ni Shena. Nasasaktan at pagkabigo. Sa tuwi na ay iyon ang rumihis-ristro sa mukha ng paslit na si Shena habang inaaki ito ng katulong patungo sa silid. Nakakita pa rin niya iyon sa mukha nito ngayon. Kung iisipin, parang hindi nagbago ang mukha nito. Payatot na batang babae ito noon, kaya noon pa man ay kitang-kita na ang bawat anggulo ng mukha. Noon ay one length ang buhok nito na kadalasang nilalagyan nito ng headband.
Mukha ito laging galing sa pag-iyak dahil namumula ang paligid ng mga mata. Malulungkutin ito kaya nagmumukhang basang sisiw. Kaya kahit magandang bata ito, hindi isinasali ito sa mga school programs. Ngayon, nadagdagan lamang ang haba ng buhok nito, pero ganoon pa rin ang gupit. Nang mga sandaling iyon ay nakapusod ito, hindi na namumula ang paligid ng mata, pero kapag tinitingnan niya ay hindi niya maiwasang isipin na galing ang mga iyon sa pag-iyak. Malungkot pa rin. Oval-shaped ang mukha nito, maliit pero matangos ang ilong, katamtaman ang laki ng mga labi. Ang pinakamagandang feature nito ay ang baba. Maliit na pabilog ang dulo at bahagyang nakaprotrude yun. Sa halip kasi na magmukhang babalina ay nagmukha lamang itong may dugong Amerikano o hindi kaya European. Iyong-iyo pa rin ang itsura nito noon. Ang nagbago lamang dito ay ang pangangatawan nito. Base sa hugis ng legs at tabas ng balakang, aba, pwedeng-pwede ito sa binibining Pilipinas. Malabo nga lang at malalong ito dahil sa attitude. Malamang na iyon ang dahilan kung bakit walang boyfriend ito. Iyon din malamang ang dahilan kung bakit masungit ito. Buhay pag-ibig ang kailangan ng ale. Konklusyon niya sa isip. Tapos ka na bang kumain? Tara na. Sige. Tig-dalawa silang supot ng mga pinamili. Ayaw nitong pumayag na siya ang magbitbit ng lahat. Ikinatuwa niya iyon dahil, aba, mabigat ang apat na plastic bags ng groceries. At sa totoo lang, kahit masungit ito, sang-ayon siya sa mga patakaran nito. Kagaya ng sang-ayon siya at sa pagkahati sa lahat ng bagay, gawain at gastusin, ni hindi nito naisipang magpalibre. Kanina nga ay nagpumilit pa ito na maghati sila sa gasolina ng sasakyan. Pinagbigyan niya ito para hindi na sila mag-away. Pero sa kabubuan, gusto niya ang ganoong klase ng babae. Independent. Ito ang tipo ng babae na hindi ipapabalikat ang lahat-lahat sa esposo. Hindi rin gasadora, supermarket sila. Namangha siya kanina nang nasa kabisado nito ang lahat ng presyo. Alam nito kung ano ang nababa at kung ano lamang ang nasa listahan ay iyon lamang ang binili. Iyon at ang kanyang pamagandang binti ay naging sanhi ng kanyang pagkadurog. Pagdating nila sa bahay, agad na inayos ito ang mga pinamili. Ang mga karaning kailangan timplahan ay tinimplahan na nito at inilagay sa kanya-kanyang plastic container. Para daw kung ano lamang ang lulutuin ay iyon lamang ilalabas. Hindi na kailangang ito ang 1 kilo kung kalahati lamang ang kailangan. May maitutulong pa ba ako, madam? Pakihugasan na lang yung crisper, may nabulok na kamatis. Opo, madam. Pakilabas na rin ang mga basura, maagang dadaan ang basurero bukas, baka makalimutan ko. Baka yung mabahong yun, ayoko nun. Inilabas ko na yun kanina, ang tinutukoy ko ay nasa kusina at yung nasa kwarto mo, baka puno na yun. Okay. Hinugasan muna niya ang pinaghugasan nito. Punasan din daw niya iyon ng malinis na kitchen towel para matuyo na agad. Nabubulok daw ang mga gulay kapag basa ang lalagyan. Pagkatapos niyon, kinuha niya sa ilalim ng lababo ang mga basura na nasa plastic bag. Ibinuhol niya iyon. Dinaanan na niya sa kanyang silid ang basura niya roon. Sa kwarto mo, may basura rin? Tanong niya. Oo, paki na rin. Iniwan niya sa tabi ng dingding ang 2 plastic bags ng basura. Excited na binuksan niya ang pinto ng silid ni Shena. Unang beses niyang makikita ang kabuuan niyon. Mukhang mas maliit iyon kaysa sa silid niya, pero optical illusion lamang. Nagmukhang maliit ang silid dahil maraming gamit. May entertainment rack sa paahan ng pang-isahang kama. Katerno niyon ang tukador sa tabi ng built-in aparador. May stand fan sa 1 sulok. Sa tabi ng shurak sa gilid ng pinto ay may desk fan. Imposibleng parehong ginagamit iyon. Hihiramin niyang isa dahil mainit sa kwarto niya. Sinubukan niyang i-plug ang desk fan. Hindi umikot iyon. Pinindot niya ang lahat ng button pero hindi pa rin umandar. Sira pala iyon kaya hindi naisip ipagamit sa kanya. Ibinalik niya iyon sa kinilalagyan. Hinanap niya ang basurahan. Nakita niya iyon sa ilalim ng tukador. Kinuha niya ang plastic bag na nasasapin doon. Ibubuhol na sana niya iyon nang mapansin niyang may basura pa sa tabi ng kama. Hindi naman pala basura talaga iyon. Nakatuping papel. Mukhang hindi importante iyon kaya isasama na niya sa basura. Pero syempre, kailangan muna niyang tingnan kung hindi nga importante. Dinampot niya ang papel at binuklat. Napamulagat siya sa nabasa. Maya-maya ay napangisi siya. Ibinulsan niya ang papel at lumabas ng silid. Nakasabit sa gate ang mga unit sa mga basura. Ganoon na rin ang ginawa niya sa kanila kahit hindi niya gusto ang sistemang iyon. Pangitingnan. Bakit hindi na lang mag-provide ng malaking basurahan ang may-ari ng apartment? Pero saka na niya po problemahin iyon. Lumabas siya at nagtungo sa photocopying machine sa kanto. Ipinafotocopy niya ang listahan ni Shana ng mga katangian ng ideal husband. Saglit lang na tumagal iyon.
Walang kamalay-malay ito na may ginawa siyang kababalaghan. Abala ito sa pagtitimpla ng daing dabangus nang magbalik siya sa kusina. Nailabas mo? Tanong nito. Oo. Kanina ay pasimpleng pumasok siya sa listed nito at ibinalik ang listahan kung saan niya nakita iyon. Bakit sa gitna sinasabit ang mga basura? Dapat humihingi kayong mga umuupa rito ng malaking basurahan sa may-ari para lahat ng basura niyo doon na lang kukunin ng basurero. Naisip ko na yan at ginawa ko na rin. Ano nangyari? Ninakaw. Ah, I see. Kung nakadena naman, makikita mo na lang puno na ng basura dahil doon na rin nakikita pa ng iba. Ah, I see. Wika uli niya. Naupo siya sa harap ng mesa. Shena, ano? Binudbura nito ng paminta ang biyak na bangus. Mukhang masarap iyon kahit hindi luto. Pareho rin kaya ang oras sa mga misa rito doon sa atin sa probinsya. Gusto ko sanang magsimba, Linggo ngayon. Gagawin niyo iyon dahil nangunguna sa listahan ng mga katangian ni Mr. Wright ang pagiging makadiyos. May misa mamayang alas 4 ng hapon. Ganong oras ako magsisimba. Talaga? Di sabay na tayo. Palasimba ka pala. Pangako ko iyon nung nasa Saudi ako. Wala kasing masimbahan doon kaya sabi ko kay God, pagbalik ko sa Pilipinas, magsisimba ako tuwing Linggo bilang pasasalamat na rin sa pagbabantay niya sa akin sa Saudi at sa mga biyayang natatanggap ko. Sa bagay, relihiyos ang inay mo. Siya nga nagturo sa akin na magrosaryo at magnobena. Parang hindi ka naman religious noon. Ngek. Iyon ang pinagsisihan ko. Nung nasa Saudi ako, saka ko lang naisip na mahalaga ang relihiyon. Ang mga Muslim kasi talagang sinusunod nila mga patakaran ng relihiyon nila. Parang na-inspire ako na maging ganun din sa sarili kong relihiyon. Sige, sabay tayo magsimba. Kaya lang, agahan natin. Magkukumpisal ako eh. Baka gusto mo ring mangumpisal. Ikumpisal mo na hindi ka nakasimba ng ilang taon. Natameme siya. Kumpisal? Takot siya roon. Bakit may pakiramdam siyang sinusubukan siya nito? Sige ba? Ani yan ang hindi ipinahalata ang takot. Baka kalbuhin siya ng pare kapag isinaisa niya ang mga kasalanan niya. Inalagay ni Shena sa refrigerator ang plastic container ng tinimplahang bangus. Mamayang gabi na natin ang ulam ito. Yung matitira, bukas ang umaga. Hindi na ako magla-lunch. Nabusog na ako ng tinapay. Pero kung gusto mong kumain, magprito ka na lang nito ng bangus. Wala tayong sabaw. Yung cream of corn, lutuin mo. Ayoko nun. Gusto ko ng tunay. Tunay naman yun ah. Ang ibig ko sabihin, yung kagaya ng tinola, nilaga, sinigang at iba pang luto ng may sabaw. Ilaga mong binili natin buto-buto. May patatas at repolyo naman dyan. Ako ang magluluto? Hindi na nga ako kakain eh. Kahit na. Gusto mong ipagluto kita? Dilat na ang mga mata nito. Hindi, ako na. Baka sumabog na naman kasi ang bulkan. Ngayong nasa kamay na ni Basti ang listahan ng katangian ng lalaki na gustong pakasalin ni Shena, ano kayang binabalak ni Basti? Gusto ba niyang paubikin si Shena? Abangan!